problema ko lang mga kabatas natin kung ganyang kadami no ang magiging kunwari lahat na lang ng vlogger magiging charity vlogger na katulad ng sinasabi niya eh baka maubusan tayo ng pulubi at mag-agawan na lang sila. Nana, what's up madlang people, magandang buhay po sa ating lahat. So ayan, wag na wag po natin kakalimutan suportahan ang YouTube channel ng Team Kalingap, Val Santos Matubang and Kalingap Rap. And if you are new to my channel, don't forget to like, share and subscribe and click bell button to get notified for my new videos. Thank you. What's up again mga guys, mega love shout out to all, especially sa Team Kalingap at sa mga solid organic supporters dyan. Ayan, magandang buhay sa atin ulit. Guys, my vlog for today is bibigyan ko ng reaction yung sinabi ni Attorney Libayan para kay Kuya Val Santos Matubang. So bago ko ito bigyan ng reaction, ipiplay muna natin para kayo na po ang bahalang umintindi at bahalang humusga kung ano po ang kanyang ibig sabihin. Ating pagtatopic ng poverty porn, eh, ang dami na akong nagre-request dito kay Val Santos Matubang. Ano, siya po ay may 857k subscribers. At yun nga, no? Tignan natin kung ano yung content o klase ng content na ginagawa niya. At nanood ako ng mga ibang live stream niya, parang gumagawa yata siya ng army niya kung saan lahat sila gagawa ng gantong klaseng content. Ang problema ko lang mga kabatas natin kung kanyang kadami no ang magiging kunwari lahat na lang ng vlogger magiging charity vlogger na katulad ng sinasabi niya eh baka maubusan tayo ng pagkagawa na lang sila. Naalala niyo yung nangyari kay Abu G, no? Pinag-aagawan siya ng maraming vloggers, mga charity vloggers di ano no para sa poverty yon, kaya nagkaroon nga ng issue doon sa dalawang vlogger doon na maliit lang daw ang binibigay nung si Basel kumpara doon sa binigay ng isang vlogger na Pilipino kay Abu G o kay Mr. Chang, di ba? Ganun ang mangyayari kapag may army na tayo ng mga charity vloggers. Maghahabulan yung mga yan sa mga content nila, edi syempre, no? Kawawa naman yung mga tao na nagagamit. Anyway, yan. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Attorney Libayan at isa po akong trial lawyer. At susubukan po na naman natin, no, na mag-aral. No? At hindi sayangin yung inyong oras ngayong gabi. Tuloy na po natin, no? Manood po tayo ng content niya. Fresh din ako, no? Hindi ko talaga kilala siya, pero yun. Nanood ako ng mga ilang contents niya para magkaroon din ako ng background sa kanya. Tignan natin yung kanyang klase ng o anatomy of poverty porn star, no? Kasi all stars to eh. Tignan natin. Yan. So ganun talaga, no? Kuya Val, syempre para magkaroon ka ng ascendancy over a person. Tapos syempre alam naman natin yung mga kuya natin most of the time, no, sila yung mga tumutulong sa atin, no, tumutulong sa mas nakababatang mga kapatid, di ba? So priming, yan, lingap sa mahihirap, yan. So ibig sabihin talaga ang ginagawa niya ay tumutulong sa mga mahihirap. Yan, gusto niyo yung i-text niyo. Well, dito pa lang. Umpisa pa lang dito sa kanyang intro, ano, intro pa lang niya. Hindi na talaga ako payag sa mga ganyan na ginagamit mo yung mga ganyang mukha ng mga tao na obviously mga pulubi para makuha agad yung simpatya ng mga tao. So ganoon naman ang formula niya. Ang formula niya, pictures. 'Di ba? Ang formula niya, pictures ng mga tao na hindi maayos yung kinalalagyan o yung mga itsura. Diba? O kaya yung mga pulubi na nakausap niya. Hindi yung katulad ng mga nakita natin na narration. Tapos video nung ipi-feature niya. Diba? Siya yung intro niya pa lang. Matibay na poverty porn talaga yung basehan. Alright. Ang masasabi ko lang dyan ay walang masama sa ginagawa ni Kuya Val. Siyempre, yung ilalagay niya sa content niya ay yung mga taong natulungan niya. Charity vlogger nga eh.
Bakit hindi na lang ikaw tumulong din, Atorne, para masaya at sumikat ka naman? Diba? So, yun lamang guys. Palagi po natin susuportahan ang Team Kalingap. At syempre, suportahan niyo din po ako. Maraming maraming salamat guys.